Mahilig ka rin bang humingi ng tanda bago maniwala? Isang mabiyay at puno ng pag-asang araw ng Lunes, Kapanalig, salubungin natin ang panibagong araw, panibagong linggo, nang may puspos ng pasalamat at kagalakan sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paulit-ulit man tayong nadadapa at nagkakasala, hindi nawawala ng pag-asa ang Diyos sa atin na may kakayahan tayong magbago kung gugustuhin natin, at sa tulong na rin ng kanyang biyaya. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ni Jesus na masamang lahi ang humihingi ng palatandaan. Pero walang ibang palatandaan ibibigay kundi ang palatandaan ni Jonas na siyang tema ng ating mabuting balita. Nang dumadagsana ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan, subalit walang ibang palatandaang ibibigay dito, kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog kasama ng mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon sa paghuhukom. Babangon ang mga lalaking taga Ninive kasama ng saling lahing ito at hahatulan nila ito dahil nagbalik-loob sila sa pangangaral ni Jonas at dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Sige nga, patunayan mo. Di ba itong nasasabi natin kung hindi ka panipaniwala at sa tingin natin ay imposibleng mangyari ang sinasabi sa atin? Sa parte ng sinasabihan mo nito, kung seryoso siya sa pagsasabi ng katotohanan o sa pagbibigay ng babala sa'yo, pwedeng iba-iba ang maging reaksyon niya. Kung wala siyang pakialam, maniwala ka man o hindi, malamang hindi siya magsasayang ng oras para patunayan na totoo ang sinasabi niya. Pero kung may concern siya sa'yo o mahalagang papaniwalain ka, maaari mag-effort siya para lang makumbinsi ka. Sa mabuting balita natin ngayon, wala aliman dito ang reaksyon ni Jesus sa mga naghahanap ng tanda o sign. Tinawag niya masama ang henerasyong may ganitong pag-iisip at wala rin silang mapapalang tanda bukod sa tanda ni Propeta Jonas. Alam ni Jesus na ang paghahanap ng tanda ay pag-iwas sa tawag niyang magsisi, magbagong loob, makinig sa mabuting balita na sinasabi niya bago ang tekstong ito. Bakit? Kasi may kakailanganin silang baguhin, iwasan, mga masasamang bisyong dapat paglabanan. Ito ang mga bagay na nagdudulot sa mga panandaliang saya sa buhay pero nakakasama sa ating buhay espiritual. Pero dahil komportable na tayo na gawin ang mga ito, mas madaling piliin na manatili at huwag baguhin. Mga kapanalig, isa lang naman ang gusto ni Jesus sa atin. Kaya niya sinasabi ito na magbalik loob ang mga makasalanan para makasama tayong lahat sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tulungan niyo po kaming mabuksan ang aming isip at huwag magbinibingihan sa tawag niyong pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos at biyayaan kami ng paghahangad na makasama kayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Jesucristo'y mapagnilaya natin.